Hi everyone, this is Jay from Tuyang Basko Brand Tap. And first of all, I just wanted to thank everyone na sumuporta sa akin. Thank you very much for subscribing to my channel and following me on Facebook, guys. I really appreciate you. Especially doon sa mga nag-message sa akin. Thank you for motivation. And yeah, you're the reason why I'm continue doing the things that I'm doing. And, you know, sharing my knowledge when it comes to music in general and also playing bass. And thank you very much for supporting my covers and tap. Thank you very much. So, gawin na natin to request nyo, guys. This is actually your request kung paano ako nag-record ng cover ko. And let's do this. Check this out. So, ito na nga. Ganito ako nagre-record ng kanta. Or nagre-record ng mga cover ko. First of all, I just wanted to let you know that I don't have any expensive equipment at all. The only things that I have is my preamp and my mixer na may kasama ng audio interface. That is the only equipment that you need, guys, para makapag-record kayo. So, you have two options. You can either record your cover na nakadirekta na sa cellphone mo. Nakadirekta na siya sa video. Or you can also use your computer or gumamit ng DAW. Yung DAW, guys, it's the Digital Audio Workstation. So, ito yung ginagamit to ng mga, like, to record a professional audio. So, pwede nyo siyang gamitin. The problem with that is medyo hassle siya kasi kailangan mo siya pagpatong-patungin. So, papatong mo yung track nung i-cover mo, papatong mo yung baseline, and then ipapatong mo siya dun sa video. So, usually do that. Hindi ko talaga siya masyadong ginagawa kasi gusto ko kasi is parang raw lang siya pakinggan. So what I'm doing is just a phone recording. So gamit ko lang yung cellphone ko. Ang kinaganda kasi noon is hindi mo na siya kailangan i-edit. Hindi mo na siya kailangan ipagpatungin kasi parang yung audio interface is nagsisilbing microphone na siya ng cellphone mo. So lahat ng lumalabas na audio dun sa audio interface or dun sa mixer ko is nakarekta na dun sa video ko. Nakapatong na. So i-upload ko na lang siya. Or kung sinulatan ko siya ng notation or sinulatan ko siya ng tab, then papatong ko na lang dun sa software ko na pang video yung tab na gagawin ko. So ganun lang ako. So papakita ko sa inyo yung mga necessity for you to record your covers. So first, syempre kailangan mo instrument. Yung instrument na gagamitin mo, I have bass, syempre kasi bahista ako. I have a couple of bass here. I have 4 string, 5 string, and this one, the 6 strings. So, depende ko ano yung gagamitin ko. But most of the time, ang ginagamit ko talaga ito yung 6 string. Then, syempre, kailangan mo nung instrument. Then, what else? Kailangan mo na ito. Syempre, pang-connect mo sa mixer. You need this. Parehong male, of course. Then, pwede ka rumekta sa mixer, but ako kasi nakarekta ako sa preamp ko. Itong Celine. Celine Cellar. Wine Cellar. So, ito yung ginagamit kong preamp kasi I'm using a passive bass. So, mas maganda siya kung may naka-preamp siya. Now, ito yung bida nung video na to. So, this is my mixer, itong Amon. Actually, ito yung pinaka-siguro low quality. I mean, not low quality, the cheapest version ng audio interface na, pero good quality siya. Kinaganda kasi rito is pwede mo siyang dalhin sa gig. Ako kasi dinadala ko talaga ito sa gig. Always. Para may sarili akong pantimpla ng tunog ko. So bago dumating sa amplifier dun sa gig is nakarekta rito yung bass ko. So ganun ko siya ginagawa. So ito yung ginagamit ko pang record, either DAW or phone recording. Pero madalas talaga phone recording yung ginagamit. Gusto ko siya talaga raw lang. Sa DAW, yung kinaganda ng DAW, pwede mo lagyan ng effects, pwede mo siyang templahin kung anong trip mo. Then yun nga lang, pagpapatong-patungin mo siya. And kailangan mo rin timplahin yung latency, of course. Kasi papakinggan mo rin yung track eh. Sabay mo siya papakinggan. Ito kasi, lahat ng papasok na tunog rito, yung track, yung bass mo, is pag pumasok siya sa video mo, sa cellphone mo, is nakarecord na siya. Ibabalance mo na lang yung tunog. Ito, pwede mo siyang ibalance yung bass mo tsaka yung track. So kailangan mo ng neto, then dalawang device. Para dun sa, syempre, pang recording mo. Then, kailangan mo rin nung isa pang device para dun sa track. Either another phone or your computer. Or kung tablet, pwede rin. Then, lahat yun, ipapasok mo rito. Papasok mo rito yung bass, papasok mo rito yung track. Tapos, yung output niya,
itong output niya is nakarekta na siya ron sa cellphone mo. Then nare-record na siya ng sabay, kasabay yung video. So yun, ganun siya kadaling gawin. So yun lang naman yung kailangan nyo. Siyempre, USB. Ito kasi may kasama ng USB. Ang bibili mo na lang is yung converter. Ay, ano yung converter ko? Basta bibili ka na lang ng converter. Ito, like that. Bibili ka na lang ng ganito para ma-convert mo yung USB nito sa cellphone mo. And then what else? Ito, syempre monitor. Kailangan mo ng headset monitor kasi hindi ko na siya sinasaksak sa ampli eh. Ang nagre-record ako is dito na nga. Dito ko na siya pinapakinggan. So, pwede mo siyang pakinggan na sabay and monitor mo yung, syempre, yung bass mo. Yun yung kinaganda nito. So, pwede ka rin gumamit ng effects kung meron kang mga effects kasi may parang may function din naman yung effects na ganun eh. Na pwede kang mag-sound trip dun sa mismong effects. Lahat ng papasok, pwede mo siyang i-output dun sa cellphone mo. So, ganun lang siya kabilis guys. Ganun lang ako mag-cover. Walang cheche-bureche. I learned the song, then tututuin ko lang siya ng ilang ulit kung ilang take yung magagawa, then kakover ko na siya. So, ganun lang siya. Yun lang yung kailangan nyo. Audio interface, then your instrument, then good to go ka na. Wala nang cheche-bureche. Ganun lang siya kadaling gawin. But, you know, meron naman mga hybrid talaga na audio interfaces like Focusrite, pwede mo siyang gamitin. Or meron naman mga, yung iRig, pwede mo rin gamitin yan. That's actually the cheapest equipment that you can buy on the market para makapag-record. Para mga 300 pesos lang ata yan. Mas mahal ata yung iRig 2. Or V8, kung trip mo talaga, pwede kang mag-V8, pwede rin siya. Kasi I used V8 before. Then, nag-decide ako bumili nito. Lagay ko na lang yung link kung saan ko ito binili sa Lazada. Then, yun. Ganun lang siya. Ganun lang siya kabilis mag-record, home recording. But you need to be careful lang kasi you need to balance the sound of the track and the sound of your bass. Kailangan kasi medyo angat yung bass eh. Magagawa mo naman siya dito sa Amon. Magagawa mo siya rito. Pwede mong i-balance kasi may separate volume yung track and may separate volume yung bass mo. So maririnig mo naman sa monitor mo, sa headset mo or earphones mo na mas angat yung track. So pwede mo lakasan yung bass mo, of course. Magagawa mo siya rito. So pwede kang gumamit ng either kahit ano pang monitor, pwede kang gumamit ng earphones, headset, you can use a speaker as well if you have. Then you're good to go. Pwede ka na nga. Ito na rin kasi yung ginagamit kong pang-practice sa pagkakapa ko ng kanta. So, I'm using this na. I don't use my amplifier. Yeah. So, ayun lang yung ginagawa ko. And I think that covers all. Pero kung trip mo mag-DAW, guys, you can do so. Because DAW is actually a good platform para sa mga covers. Kinaganda kasi talaga nun, may mga effects na siya. Pwede kang, depende sa DAW na gagawin mo. Kasi ang ginagamit ng DAW is yung web-based ng Bandlab. But there's other, like yung image line nga, yung Presonus. Yan, baka pwede mong gamitin yan for your platform to record a song. So, pero ako, nakarekta na siya sa cellphone kasi hindi ko na siya pinagpapatong-patong. Nakamix na siya together. Pag outnood sa mixer ko, lahat ng tunog doon is nakapatong na. Nakapatong na siya sa video. So, yeah, I think that's all guys. Kung meron pa kayong gustong i-content or any questions na pwede ko sagutin when it comes to music, when it comes to bass, when it comes to setup or equipment, just let me know. Just click the subscribe button guys. I really appreciate you. And follow me on Facebook. Pa-post ko na lang yung link ng mga social media ko sa baba. And if you have anything guys, then just comment or shoot me a message. Gawin natin yan. Gawin natin yung content na gusto niyo. So, ayun. Thank you very much, guys.